Attention sa ating mga SSS pensioners, maaari palang mahinto or mawala ang pagtanggap ng SSS pension kapag ito ay inyong ginawa. Kung ano-ano ang pangyayari yan, yan ang ating aalamin sa video na to. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to. And you can be a member dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pag-click ng join button na nasa baba. Sa katatapos lamang po na SSS Stakeholders Forum na ginanap po sa Panglao, Bohol, ay meron pong nagtanong na isang attendees, mga ka-vlogs, kung ano ang mangyayari kung sakaling ang benepisyaryo ng SSS pensioner ay nangaliwa or nag-asawa po or may kinakasamang iba. So, ang tanong po, kung mawawala po ba ang kanyang SSS pension? Ang buong kasagutan ating pakinggan mismo mula sa SSS. Ma'am, the lady in black. Hello, good morning. I am from the Petty Up Company. First, I would like to commend the SSS for your great vision. And I'm so sorry, but I have to mention this, the concern kanina regarding the spouse's issue. So, I am way too curious because I am too young and when hindi pa nakaasawa. So, regarding the concern from ma'am, hi ma'am, is there any way to freeze the pension from the son if legally requests from the parents, and only if their legal children reach 18 years old, then they can claim his or her father benefits. Can this be possible, or is there any way? Ma'am, anong name niyo ulit? Precious po. Ma'am Precious, yung question niyo po ba ay is there any way na ma-freeze yung yes, pension? Yes po. Yes, the freeze, pension. Kasi po, yung kumukuha ng pension, tama po ba? Ay, yung benefits ng, I mean, kumukuha ng benefits ng kaniyang son is the wife. And the wife already married in Canada. But in another situation regarding that matter. Yung tinatanong niyo po, ano ang mangyayari pag yung mag-asawa ay naghiwalay o namatay yung isang asawa tapos nagkapag-pension pa po yung surviving spouse? Ayun po yes ba yun? Po. Yes po. Ganito po yun. Unang tanong niyo, ano ang mangyayari kung matuklasan namin na yung surviving spouse remarried, no? Or nakiapit, nakikohabit sa ibang tao? Pag nalaman po namin yan, isususpend namin agad yung pension. Ngayon, once na talagang na-prove na namin na talagang yung spouse ay nagkaroon ng asawang bago o may kinakasama, kahit kinakasama lamang, nagli-live-in, ika-cancel po namin ang pension. Ngayon, may katanungan, madi-determine din namin yan kung kailan, when, nag-start yung pakikiapit o yung remarriage. Pag nalaman namin yon, babawiin namin yung mga pension na ibinigay sa kanya on the day that he committed yung remarriage or cohabitation with another person. So marami na pong nangyaring ganon na yung sinisikret nung pension, yung survivor pensioner na meron na siyang ibang ka-relationship. Pag may nagsumbong po at naimbestiga namin yan, we really sue yung mga taong who are not entitled, nakikinabang. Ganun po. Ngayon, yung mga batang sinasabi nyo, pag meron yan anak,
na below, hindi po 18, below 21 years old. No? Yun po ay on the day na mamatay yung kanyang magulang, makaka-receive na siya ng pension until he or she reaches 21 years old. Ito pa, may sasabihin pa si Vice President. Idugtong ko lang po sa ano, sinabi ni Judge. Yung pag may anak, ang nasususpend lang ho yung sa asawang nag-remarry or yung sabi nga ni Judge, nakikisama. Pero pag meron yun below 21 years old, lilipat po lang po sa kanya. Sa 21 years old. Sa anak na below 21 and then siya ho makakatanggap ng full amount of pension until ho maka 21. Ngayon, kung ang custody ho pa rin ng bata na below 21 nandoon sa asawa na nag-asawa na ulit, siya pa rin po ang papasukan din ho ng pension. Ganun po. Unless may ibang guardian yun hong anak na below 21. Then it could be the guardian. Could be the parents ho nung namatay na member namin kung hindi ho nasa custody nung asawang nag-remarry na or nakisama ho sa iba. So we continue to protect the children na below 21 years old. Buong-buong nailipat pa rin yung pension, tama ho si Judge, yun hong sa asawa, makakancel na ho siya. Being an eligible surviving spouse beneficiary ho ng member. Thank you. Okay, that's clear po. Maraming salamat po. Thank you very much, Precious. So yun po ang mangyayari mga ka-vlogs, no? Kapag po ang isang tumatanggap ng pensyon ay nag-asawa muli or merong kinakasama or nangaliwa, ayan, automatikong mahinto po ang kanyang pagtanggap ng SSS pension at ito po ay ililipat sa anak ng miyembro na namatay yung pensyon na may edad na below 20 years old. So, ganun po mga ka-vlog. So, dapat iwasan po natin ang mga ganun at alam natin dapat ang mga ganitong circumstances mga ka-vlogs, no? Para alam na natin kung paano natin ito i-handle at maiwasan na din po. So, sana'y maging gabay ang video na to at kahit paano ay nabigyan po kayo ng idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba at huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. At you can follow me dito sa aking Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!